Mga kababayan, maging alerto pa rin po tayo dahil napanatili pa ng bagyong Julian ang lakas at mabagal pa rin po ang galaw nito. Ang update niyan, alamin natin kay Pagasa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Kanina nga alas 10 na umaga, yung sentro ng mata nitong si Julian ay nasa layong 235 kilometers kanluran ng Itbayat, Batanes. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Ito ay kumikilo sa direksyong kanluran ng Mabagat. Dahil nga dito kay Julian, asahan natin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Batanes, Mabuyan Islands, northern portion ng Ilocos Norte, northwestern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 sa nalalabing bagay na Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora at ang northern portion ng Nueva Ecija. Meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa northern at western seaboard ng Southern Luzon. Kanina alas 9 na umaga ay lumabas nitong si Julian sa ating Philippine Area of Responsibility, pero posible ding pumasok agad dahil magre-recurve ito around tomorrow morning or afternoon. So usually nagkakaroon ng recurving kapag malakas yung high pressure natin, so magmo-move siya papuntang west, and then kapag humina, ito ay bumabalik. Humina yung high pressure, then posibleng bumalik sa dating track itong bagyo. And then nakikita nga natin bago ito mag-landfall sa may Taiwan area, ito ay posibleng humina at maging isang typhoon category na lamang. And then posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday afternoon or evening. Maliban nga dito kay Julian, wala na tayong ibang na-monitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. At ito naman po yung update sa ating dam. At yan muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. At paalala muli sa ating mga kababayan para maging ligtas sa lahat ng pagkakataon mula sa epekto ng pabago-bagong panahon, ugaling tumutok dito lang sa PTV Info Weather.